Again, this is Coach Saulo. Dito na naman tayo sa another video tutorial natin na gagawin natin para makatulong tayo sa mga inspiring entrepreneur or nag-start na ng business nila. Dito na naman tayo sa isang video tutorial na pwedeng makatulong sa business nila. Okay? Ang topic natin na tutorial ngayon is how to use Bitly. And gaano ito ka powerful and napakaganda na free site. Okay? So guys, start na tayo. Again, kung nakikita nyo sa screen ko, andito na yung Bitly na icon. So ang ginawa ko, in-add ko na rin siya sa home screen. So again, the previous video na ginawa ko na how to use the Epid video downloader na site, pinakita ko doon kung paano ko ginawa add to home screen. So this sa Bitly naman, same din gagawin natin. Papakita din natin kung paano natin sinave. Again, click mo ulit yung Google. Paglabas ng menu, type mo lang dyan Bitly. Normally, lumalabas sa kagad ito eh. Pag, ito, Bitly. Click mo lang yung Bitly. Okay. Pag nakita mo yung Bitly, ito na, piliin mo Bitly. Actually, sa Bitly, pwede kang gumawa ng account mo. Madali naman gumawa ng account nito is email lang tapos password. Ito magiging itsura niya pag may account na kayo sa Bitly. Kung wala pa kayo, sign up lang kayo para makagawa kayo ng account nyo, kasi pre-sale lang naman ito, pre-sale lang ito kasi napakagandang powerful na site ito na site ang Bitly. Makakatulong ito sa pag-track ng growth ng business niyo o ano man yung ginagawa niyo. Maybe sa next video gagawa ko ng tutorial kung paano gumawa ng account sa Bitly. Okay? Okay, for the meantime, ang video muna natin ngayon is how to use Bitly site. And paano ba ito nakatulong sa business para matrack kung maganda ba yung flow ng business na ginawa mo, or ano ba yung nagdadrive ka ba ng traffic sa website mo, pwede niya matrack ito. Okay, pisa natin. Halimbawa, login na tayo sa Bitly account ko. By the way, pakita ko muna ano ba ang nasa loob ng Bitly na account. Simple lang siya. Meron din siyang desktop site at web cellphone site. Okay. Ito naglo-loading na. Okay, ganito. Pag naka-cellphone site kayo o cellphone mode, ganito makikita nyo, may kaibahan ito pag naka-cellphone compare sa desktop. Click natin yung 3 dots sa taas. Kung naka-desktop site kayo, ganito mangyayari. Parang makita nyo yung isang buong screen ng computer. Makikita nyo din sa left side yung mga link na kinustomize nyo. Ang wala doon sa cellphone mode is yung copy na button. Yung nakikita nyo, copy. So hindi nyo yan makikita pag naka cellphone mode kayo. Kailangan naka desktop site mode. Okay? Explain ko later bakit powerful siya. So balik ulit tayo kung paano natin siya i-add sa home screen. Ganun pa rin ang
ang process niya para ma-add to home screen. I-click mo yung 3 dots sa taas, click mo na naman yung add home screen. Okay, click add. Na-add na siya ulit. Okay. Return to home ka lang. Okay. Ito na. Ito na ang maganda. Bakit ko nasabing very powerful yung Bitly? Halimbawa, gusto mong malaman na for example ha, gusto mong malaman kung sino ba yung gusto mong laging bumibisita sa Facebook mo. Tapos lagi mo yung pinopost yung link ng FB mo. Para hindi niya malaman na FB link mo yon, may strategy dyan na ituturo ko. At yun ang masasabi kong very powerful para matrace mo kung sino, kung ilan yung bumibisita sa Facebook wall mo. Okay? Gusto nyo ba yun? Okay, ganito lang kasimple yun. Punta tayo sa Facebook wall natin. Facebook wall. Punta tayo sa menu site ng Facebook wall natin. Okay. Ito na, ang tanong, paano mo makuha yung FB link mo while using FB? Ito lang yan. Click mo lang yung 3 na dot na yan. Makikita nyo yung copy link to profile. So, yun yung copy link to profile. Isa yung link ng FB mo. Personal FB mo or FB account. Ang gagawin mo, FB copy link to profile. Kakopy, kiklik mo lang yan para makopy. So, nakuha mo na yung link ng Facebook mo. So, ngayon, gusto mong malaman kung sino yung maraming bibisit o nakiklik dun sa link ng FB link mo. So, doon na tayo pupunta sa Bitly. Okay, andito na tayo. Okay. Kiklik natin yung Bitly kasi i-customize na natin 'yan eh. Yung link ng FB natin. Okay. Loading pa. Ito. Back ko na natin. Back. Dito tayo sa kabila. Okay. Bagal ang internet ko. Okay, lagi mo na ako. Okay, so andito na tayo sa menu. Menu wall ng Bitly. Okay. Para malaman natin na maraming bumibisita sa Facebook wall mo or FB link mo, i-customize natin siya. So click natin yung create. Kasi mahaba yung link ng FB profile mo, di ba? Papa-click natin. Long press lang. Click paste. Yun, nalagay ko na yung Facebook
link ko sa create. Ang gagawin niya, automatically mag-create siya ng customized na link katumbas ng FB link mo. So, ang gagawin mo, pwede mo i-customize yan kasi may generated siya na bit.ly link na ginawa niya, siya yung na-customize yan. Para ma-customize mo yan, madali lang siya. I-delete mo lang yung ginawa niya. Okay? So, pwede gusto mo i-customize na, diba? Sabihin natin na ang kinustomize mo is success. Tool. Okay. Para ma-save yan, halimbawa natapos mo na i-customize yan at na tapos mo na, ang gagawin mo lang dyan is to click save para ma-save niya na link has been edited, di ba? So big sabihin na-edit na yung generated niya na link. So customize na yung link mo. So pwede mo na yan i-post sa wall mo. Hindi niya lang papagamalan na FB link ng profile mo. Para makopy mo siya, yun nga sinasabi ko kanina, kailangan natin gawing desktop site muna. Kasi hindi nag-a-appear yung copy button. Okay, ito na. Ito na yung ginawa natin kanina na customize link. So, andyan yung nakikita nyo yung FB link ko. Ang gagawin nyo, para makopy nyo yung link, click nyo lang yung copy. So, means napindot nyo na yung copy, nakopy na siya. Kung gusto nyo i-share, pwede rin i-share. Kung gusto nyo i-edit yan, pwede rin i-edit. Click nyo lang itong i-edit. Kung i-edit nyo. Pag hindi naman, okay lang yan sa copy nyo. Copy. Okay. Ibig sabihin, natapos na natin i-customize siya. Testing natin na i-post sa wall. Titignan natin ang magiging itsura niya. Di ba, maikli lang yun siya kanina. Ganito yung magiging itsura niya. Pag finish mo na sa wall mo. Okay, long press lang natin. Sabihin natin na do you want to be, pwede mo itutok niya yung ginawa natin kanina o paste. O yan. Ganyan ang magiging itsura niya pag na-customized na. Do you want to be http://bit.ly/success-to-all? Hindi niya namamalayan na Facebook FB link mo yan. So ngayon, kapag maraming nakiklik dyan, matitrace mo na maraming nakiklik sa link mo. Na maraming nag-visit sa Facebook call mo at nakikita ka. So, paano ko naman malalaman yun? Napakasimple lang. Balik lang tayo ulit doon sa bit.ly. Ito. Nakikita nyo ba yung total clicks? Dito. Total clicks. Yan yung basehan. Yan yung nagka-count kung ilan yung nakiklik sa link nyo. So, the more na marami nakiklik, the more na marami yung nagsishare ng FB link na yun, matitrace niya, matatrack niya.
mabibili niya kung sino nagki-click, sino ilan yung nagbi-visit. Okay? Nakuha niyo ba? The more na marami sumishare at nagki-click using that customized link na success to all o any customized word, matitrace niya yan at mabibilang niya. Consistent niyan yung mabibilang niya. Basta clinic nila yan. Okay?